So yan mga katuto, halos di masyado makita yung kuang-kuang. So, bali, nandito po tayo sa loob ng tunnel. So, tabi-tabi po. So, ipapakita ko po sa inyo yung loob nito. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan po. Uy! What's up guys, mga katuto, nandito po tayo ngayon sa Bulan Airport. So, yung landing area noong unang panahon. So, bali, titingnan po natin yung pinakaloob nito. At pasalamat tayo kasi pinayagan tayo ng security guard at saka mga naninirahan dito na kumuha ng litrato, ng video, para nga dun sa impormasyon na masasabi natin makakatulong sa mga taga-Bulan, lalo na pagdating sa mga kasaysayan. So ano nga ba yung mga pangyayari noong unang panahon? So ngayon, isasalaysay ko po sa inyo mga katuto kung bakit nagkaroon po ng landingan dito sa Bulan. So itong lugar na ito, ayan, halos ang lawak. Papunta po yan doon sa pinakadulo. Ayan o. Yan po yung munisipyo ng Bulan. Bakit ka mo nagkaroon dito ng landing area? O airport? O paliparan kung tawagin. Noong unang panahon, ito yung ginawa nilang base militar. O mga paliparan ng mga Amerikano, para nga makapaghatid ng tulong sa mga taga-Bulan para dun sa ginagawang himagsikan laban sa mga Hapon. Yan. Hindi makapausad yung mga Amerikano kung dun lang sila sa mga baybayin. So yung ginawa ng mga kaibigan nating mga Amerikano para makatulong dito sa mga taga-Bulan o sa mga taga-Sorsogon, gumawa sila ng paliparan. Yan. So para sa mga hindi pa kasi nakakaalam kung bakit nagkaroon dito ng airport sa Bulan, eto ang sagot. Yan, mga katuto. Eto yung paraan lamang ng mga kaibigan nating Amerikano upang maghatid ng tulong. Yung mga eroplano nila, dito nila pinapalapag. Ayan. Upang halughugin yung mga kabundukan na galing dyan sa layuan. So maya-maya mga katuto, para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko about sa mga kasaysayan, digmaan, dito na nangyari sa Bulan, ay pupuntahan po natin yung Japanese Tunnel o Secret Japanese Tunnel. At tsak po, magugulat po kayo dahil itong tunnel na ito ay siyang pinagtaguan ng ating mga kababayang taga-Bulan. At hindi lang yun ha. Mga katuto, itong tunnel na ito, sobrang laki ng kanyang pintuan. Kaiba dun sa mga na-discover dito sa Bulan, na halos ang liliit. So, mapapatunayan po natin yan, mga katuto, pagkatapos natin dito sa paliparan. So, balik po tayo mga katuto dito sa paliparan. Ayan. So, kwento po tayo muna tungkol sa mga kasaysayan. So, ayon sa history ng Bulan, itong runway na ito o paliparan, dati isa itong bakanting lote.
So nagdaan ang mga panahon, lumipas. So ginawa na po ng paliparan. So ngayon mga katuto, masasabi ba natin na ang paliparan na ito ay isang imahinasyon lamang? Diba? Hindi. Kasi nga, ginamit ito unang panahon ng mga Amerikano. So, hindi pwede baliwalain yung paliparan na ito. Kasi nga, ito na yung parte ng ating kasaysayan. Kung wala itong paliparan na ito, hindi matatalo ang mga Hapon. Dahil sa paliparan na ito, dito nagsilapag yung mga malalaking eroplano upang halukayin, bumbahin yung mga Hapon. Hanggang sa nagsialisan sila. So sa pagbabalik ni General MacArthur, at yun po ang ginawa nila. Dahil po, sa kalapit po na bundok na yan, ay masasabi po natin dalampasigan sa kabila. Ayan. Ilang kilometro lang from Barangay GP Laurel hanggang dito sa Sitio Layuan, papunta po dito sa paliparan, ay hindi po makausad yung mga Amerikano. Kasi nga po, mga katuto, dahil doon pa lang sa puerta na yon, sa dalampasigan, itinatambangan na ng base militar ng mga Hapon. Ayan. So kung isipin natin, kung ako yung makikipagdigma sa iba, meron akong mga eroplano, anong gagawin ko? Diba gagawa ako ng paliparan. Ayan. So yung ginawa ng mga Amerikano, gumawa sila ng landingan. Ayan. Para makapaghatid ng tulong at malaman nila at dahil na sa pagbomba ng base militar dito sa Barangay Aquino, nagsialisan yung mga Hapon. Saan tumago? Siyempre, sa tunnel. Ayan. So, maya-maya ay pupuntahan po natin yung tunnel. Yan. Yan sa kabila. Ayan. Pupuntahan po natin yan, mga katuto. Para alamin kung totoo ba talaga na merong tunnel. So, sa mga nakakaalam, comment lang po kayo sa baba para mabigyan po natin ng kalinawan at kwento kung ano ba yung itsura ng paliparan na ito at ilang taon nagkaroon ng himagsikan dito sa bulan sa pamamagitan po ng mga paliparan na ito. So subaybayan nyo po mga katuto ang aking expedition at maya maya ipapakita ko po sa inyo yung tunnel na sinasabi ko. Yes, hello mga katuto. Welcome again sa aking channel, The Good One PH. For today's video ngayon pala, mga katuto, ay nandito po tayo ngayon sa Sitio Layuan. Siyempre, of course, dito rin pa rin sa Bulan Sorsogon. So ngayon mga katuto, bali, papakita ko po sa inyo yung sinasabi nilang Japanese tunnel. Minsan nga, hindi pa ito nadidiscovery ng iba. So itong tunnel na ito, ayon daw sa mga saksi dito na namulat na noong unang panahon ng mga Hapon, ay bali, dito daw nagsitago yung mga Hapon noong unang panahon tsaka mga Pilipino. So itong Sitio Layuan ay kasama ito sa Barangay Aquino ngayon, kung saan tinawag na Imelda, Barangay Imelda, Bulan Sorsogon. At may itinayo dito na isang paliparan noong unang panahon talaga. So nung Chimpo Hapon, so dito daw dumadaan yung mga eroplano ng mga Amerikano para ibagsak yung mga bomba, hanggang sa kasalukuyan nga na nagsialisan yung mga Hapon na yun. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo, maliban po sa Lake Barais doon sa Santa Remedios, Barangay Santa Remedios, may tunnel din doon, at sa Barangay Pulot,
o San Francisco, na meron din doon tunnel. So dito sa Sitio Layuan ay meron din tunnel. Yung kakaiba naman dito, kasi nga yung tunnel dito ay pwedeng pumasya yung isang truck na help o forward o kahit nga yung sasakyan ng kotse, pwede makapasok dahil yung bunganga ng kuweba o yung tunnel na yan ay napakalaki. So susuriin nga natin at i-discover kung totoo ba yung mga sabi-sabi ng ibang tao. So yan, samahan nyo ako. So yan mga katuto. So nandito na po tayo sa location ng isang tunnel ng Bulan Sorsogon, kung saan ipapakita ko po sa inyo yung kanyang lawak at saka yung kanyang daanan. Na sinasabi nga ng ilan, kasya daw yung forward na sasakyan. Kahit nga yung mga kotse natin na ginagamit na service ay pwedeng kumasya dito. So titingnan natin. Ta. So ayan mga katuto. Unti-unti po nating lalapitan. So kung makikita po natin sa paligid, halos napapalibutan po siya ng mga puno. Ayan po, maraming dahon. Ayan. Ngunit kung mapapansin po natin ay hindi po natin masyado makikita yung bunganga o yung pintuan ng tunnel na yan. Ayan, may lake pa sila dito. Ayan o. Diyan sa kabila na yan, mga katuto, halos ilog na po yan, ilog. At itong daanan na to, papunta po yan sa quarry. Sabi daw ng ilan ay mayroon pa daw dun sa taas ng isang tunnel. So ngayon, mga katuto, yung tunnel na yan na nakikita po natin, yan po yung sinasabi ko po sa inyong tunnel, secret tunnel. So papasukin po natin at iilawan po natin sa loob. So ayan, palapit na po tayo mga katuto. Tabi-tabi po. Yan. Tabi-tabi po. Ayan mga katuto. So halos kung tutuusin, yung lawak nito ay halos talagang pwedeng kumasya yung sasakyan. So titingnan po natin yung kanyang hugis. Ayan o. Halos napapalibutan lang siya ng mga ugat ng mga puno. Ayan. So ayan mga katuto, bali ilawan po natin. So ayan mga katuto, bali pumasok po tayo. Ayan o, kung makikita po natin, halos ang taas. Ayan o. So what's up mga katuto, nandito po tayo sa loob ng tunnel kung saan makikita po natin yung pinakamalaking pintuan ng tunnel na ito. At ayon nga sa mga sabi-sabi, pwede daw kumasya, o kung pwede daw kumasya yung isang sasakyan dito sa tunnel na ito. So actually mga katuto, yes, totoo. Kasi nga, kung meron kang sasakyan na pang-anim na tao, yung mga service natin, ng mga four wheels, pwede. Kasi nga, yung lawak nito is halos isang dipa, may kalahati. So, pwede talaga. So, tama po yung mga sabi-sabi ng ilan dyan na napakalaki talaga yung pintuan ng isang tunnel dito sa Sitio Layuan.
So bukod pa dito, mga katuto, meron tayong makikita ang isang lagusan. So bandang kaliwa. Ayan. So yung diretso na yan, ay halos hindi na po natin mapasok o madiretso kasi nga endpoint na po siya. Dahil nga sa nagdaan ng mga panahon, yung mga klima pabago-bago, so natabunan yung pinaka diretso niya. So dito naman sa bandi kaliwa ko, halos makikita po natin dyan, palit siya hanggang sa pinakadulo. Ngunit hindi po natin pwedeng maabot yung pinakadulo kasi nga masikip na. So ayon daw sa istorya nito, dito daw nagsitaguan o nagsipasok yung mga kababayan nating mga tagabulan at kasama na rin yung sasursugong. Dinala daw dito yung mga kababayan natin ng mga hapon para tumago. Mga alipin nila ng mga babae, mga lalaki. Dahil nga, nung nagbalik si Douglas MacArthur, para nga durugin o palayasin yung mga imperyo ng Hapon, nagkaroon ng base militar. Yung una nilang binumba, yung Barangay Imelda, o tinatawag nating Barangay Aquino ngayon sa kasalukuyan. So doon binumba kasi nga yung kuta ng mga Hapon ay nandoon. So kung mapapansin po natin sa istorya ng bulan, pagdating sa mga himagsikan at World War II, may isang bandila na nilagay yung Amerikano doon sa may 509 malapit o sa may police station o doon sa may barracks na tinatawag yung paaralan ng Bulan North, A. Dahil nga, nagkaroon doon ng kampo, yung mga Hapon. So, yung ginawa ng mga Amerikano, unang binumba yung kampo ng mga Hapon. At dahil nga sa gera, yung mga Hapon, kasama yung mga Pilipino natin na mga kababayan dito, gumawa sila ng mga tunnel. At dito nga sa Sitio Layuan, nagkaroon ng mga tunnel na yon. So ito nga, isa natin napuntahan. Maliban sa Barangay Santa Remedios sa Barres Lake at sa Barangay San Francisco, Pulot. So sabi daw ng iba, yung mga natanong ko dito, merong mga tunnel pa dito. Kaso hindi na natin pwedeng saliksikin kasi nga, private property. So pasalamat tayo kay Sir na pinayagan po tayo dito na makapasok at makita kung ano ba talaga yung tunnel na ito. Yung hidden Japanese tunnel na tinatawag. O secret lagusan ng mga panahon ng Chimpapon. So ayan mga katuto, sana po may nalaman po kayo. At ipapakita ko po sa inyo yung labas tsaka loob ng tunnel na yon para ma-idea po kayo. So ayan mga katuto, bali, nandito po tayo sa loob ng tunnel. So tabi-tabi po. So ipapakita ko po sa inyo yung loob nito. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan po. Uy! Ayan. Halos may nakikita akong mga balinsa sayaw, mga ibon. So bali may mga pugad sila sa ilalim. Ayan sa taas. Ayan, ginagawa nila itong pugad kasi nga madilim. Ayan. Ayan nga sa pagsusuri, yung laway daw ng ibon na ito ay mahal at ginagawang soap. So ayan. Ayan pa yung iba. So kung makikita po natin mga katuto. So wala na pong lagusan diyan,
So endpoint na po siya. At bali nakalak na po dahil nga sa pag-uho ng mga lupa. So kung may mapapansin po tayo dito, halos may makikita po tayong malalaking gamba. Ayan. So ito po yung makikita po natin sa loob. Ayan. Tsaka mga dumi ng ibon. So pag dito naman po sa kaliwa ko, eh halos pasikip na po siya. Ayan o. Sa dulo. Kung makikita po natin, masikip po. At may mga ibon din dun sa taas. Ayan. Mga basura. Ayan. So ayan mga katuto. Bali palabas tayo ng tunnel. At ipapakita ko po sa inyo kung gaano ito kalaki. Ayan. So napapalibutan siya ng mga ugat. Ayan. Ayan mga katoto, nandito na po tayo sa labas ng Japanese tunnel dito po sa sitio layuan kung saan papakita ko po sa inyo yung entrada at labas po kung saan galing po doon tayo sa loob. So naipaliwanag ko na po sa inyo at napakita yung loob nito. So sa mga nagdaan na panahon, so masasabi po natin na tunay nga ba talaga yung mga istorya at kasaysayan ng Pilipinas. Lalong-lalo na po dito sa Bayan ng Bulan. So nakakalungkot kasi nga daming mga kababayan po natin na dumanak ng mga pang-aapi at pang-abuso. Lalong-lalo na po dun sa mga Hapon. So wala tayong magagawa kasi nga nangyari na. So ito ay isa lamang kasaysayan na kung saan hindi dapat natin pwedeng kalimutan. So ayan mga katuto, sana po ay may aral na napulot po kayo tungkol sa mga ganitong sitwasyon, ganitong mga kasaysayan na sabi nga makakalungkot din isipin na sa tagal ng panahon ay hindi ito masyadong nabibisita ng iilan. So ayan mga katuto, hanggang sa muli nating mga ekspedisyon, adventure. So may mga kasaysayan din tayo uli na makikita. Halongkatin natin kung ano ba talaga yung kasaysayan ng bulan na meron sila. Yung mga hindi pa nila nakikita at hindi pa natin naalungkat. So samahan niyo po ako mga katuto na saliksikin at hanapin para mabuo po natin yung kasaysayan ng bulan.
Yes, mga katuto, nandito na po tayo sa labas ng Japanese Tunnel sa Sichuyango at makikita po natin. So, sobrang ganda ng paligid na ito at mailiwalas at lalong-lalo na tahimik. So, nagpapasalamat po tayo sa may-ari ng property na ito o yung lupa nito kasi nga pinayagan tayo na makita yung sulok nito. So, I hope may natutunan po kayo sa video na ito. So, sa mga bago ko po dyan na mga viewer, sa hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po The Good One PH dahil sa mga makabagong kasaysayan po natin at bagong matutuklasan. Lalong-lalo na po, hindi lang po sa Bulan Sorsogon, hindi lang sa probinsya ng Sorsogon, maging sa parte po ng Pilipinas. So sa susunod ko pong mga video at comment lang po kayo kung may mga alam po kayo dyan na pwede po natin mabigyan ng mga istorya, mga kasaysayan noong unang panahon. So bibigyan po natin yan ng daan at kapaliwanagan kung bakit meron po dyan sa inyo. So hanggang sa muli po mga katuto, ito po si The Good One PH na nagsasabi sa inyo, sa bawat hamon ng buhay, huwag kang mawala ng pag-asa. Kapit ka lang at magdasal at tiwala. So ito po si The Good One PH. Maraming salamat.